Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Lito Hobson. Kumakatwan po sa pansamantala kay Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese of Pasig para po sa ating palatuntunang hashtag blessings. At ngayon, sa 16th na linggo ng karaniwang panahon, ito po ay tungkol sa kwento ni Martha na naglingkod, no, sa ating Panginoon, pero nakatanggap siya ng magandang mensahe o aral, no, sa Panginoon tungkol sa tunay na paglilingkod. No? At para sa araw na ito, ang ating pong special guest ay anak ng isang batikang journalist at radio sa TV weather forecaster, no? Walang iba kundi si Amado Pineda. At ngayon, kasama natin ang kanyang anak na si Sister Anna. Magandang araw po sa inyong lahat. Una-una kay Father Lito at sa lahat po ng mga nanonood. Okay. Sister Ann o Sister Anna? Yeah. Oo. Ikaw ay lumaki sa isang talagang kilala, no, ng buong mundo, okay, mga Pilipino, no, sa pagbibigay ng kanyang ulat. Naalala ko pa rin siya, no, si Amado. Eh, kumusta naman ng pwede bang malaman ngayon ang iyong activity? Ikaw ba ay naging active sa simbahan? Akala ko, Father, itatanong mo kung ano ang ulat ng panahon ngayon. Tama. Pero ako po ay, para sa kaalaman ng lahat, ako ay anak ng tatay ko, ng daddy ko, sa pagkabinata. Mm-mm. Mayroon talaga siyang pamilya na pinakasalan or wife. Mm. Yung mommy ko at daddy ko ay hindi kasal. Mm-mm. But he has one daughter na kapatid ko, half-sister ko, mm-hmm, sa kanya. At sila yung tinuring kong pamilya. Mm. Hindi ako lumaki sa tatay ko, pero daddy and me met, I was 17 years old. Mm-hmm. Mahabang kwento, no? Mm-hmm. But ito yung kwento ng pag-ibig ng Panginoon. Yes. Kung saan isang bata na nangangarap na isang araw matagpuan niya yung kanyang ama. Mm-hmm. Tinugon ng Diyos ang aking mga panalangin mm-hmm, sa pamamaraan na pinili niya. Mm-hmm. Ang buhay ko po ay parang buhay ni Joseph the Dreamer. Mm-hmm.
hindi ko po inaasahan na ito yung mailalahad ko ngayon. Buong akala ko ito ay particular lang talaga sa gospel, pero na-touch yung portion na kung saan anak ako ng isang prominenteng tao. Pero kasi po, lumaki ako sa lola ko na very religious. My father is not that religious man. In fact, bihira magsimba ang tatay ko. I once asked my dad, "Daddy, nagdadasal ka ba? Kasi I don't see him going to church, no?" Sabi niya, "Yes, I do pray." "Why do you pray?" Sabi ko, "Because he's a meteorologist, no?" So sabi niya, "There must be somebody who controls the orbits, the sun, the moon." Tama. Sabi niya, kasi kung wala, walang superpower nagko-control noon, sasabog ang mga yan, magkakabanggaan. And that makes him believe that there is God. So nagpasalamat ako, nung sabi ko, ay salamat. Naniniwala pala sa Diyos ang tatay ko. So, yung religious background ko as sa lola ko at sa living with my aunts, nadala ko siya. Even if nandun na ako sa tatay ko, na their family is not that religious, nanindigan ako ng yung pagsisimba talaga. That's why, ganun na lang din yung advocacy ko to bring people to Mass. Because until now, I'm a lover of the Mass talaga. I go to Mass daily because naniniwala ako sa grasya na naibibigay ng Misa. So, ang hirap po talaga, sa totoo lang, ang hirap i-balance na anak ako ng isang prominenteng tao before. Pero, sa grasya ng Diyos at panalangin, I was able to understand na I have a father greater than my father. And that is my Father in heaven. At siya yung nagdidirekta talaga ng buhay ko kung saan ako pupunta. Sa totoo lang, hanggang ngayon po talaga, Father, parang there's a portion in me na anak ba talaga ako ng isang prominenteng tao? Because really, I maintain a very low-profile life, no? In spite of everything, in spite of the success that I have, yung pagmamahal ko sa mahihirap nandoon talaga. Yung kagustuhan kong makilala ng Diyos, ng tao ang Diyos. Masyadong masidhi po yun na kahit nandun ako sa corporate world, I get out of my way of seeking people na mas nangangailangan. Lalo na yung mga wala talagang kumakalinga. And really, some people are surprised na anak ka pala ni ano ni Amado Pineda. In fact, in our parish before, ang daming nagulat kasi I was the PPC coordinator in our parish before when my dad died, no? Parish Pastoral Council, yes, po 'yun, ano? I was katuwang ng parish priest. Opo. Okay. Hindi ko kasi sinasabi na anak ako ng ni Amado Pineda. Kasi there are just few people na may alam. So they were so surprised kasi, of course, our parish should go to the wake, no? As because I'm the PPC chair, kailangan yung team pupunta. Of course, yung mga organization, syempre, chismis. Ay, anak pala siya ni ano. Pero ano, yes, no? Father. Siguro ipagpapatuloy natin ang napakaganda mong kwento, no? Tungkol sa iyong ama sa pagbabalik ng ating palatuntunang. Hashtag blessings. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Tayo nagbabalik sa ating palatuntunang hashtag blessings at kasama natin si Anne na nagbibigay sa kanya ng isang magandang kwento, no, patungo sa kanyang buhay na pagiging isang Marta,
No? Alam mo, Anne, maganda yung ano, no? Maganda yung kwento mo lalo na sa iyong father. Kasi alam mo yung ating Panginoon, maski sinong tao, talagang pinupunuan niya tayo ng mga memories, no, ng ating mga buhay. At eventually, yun mismo ang ginagamit, no? Ginagamit na niya para tayo ay mas makapaglingkod sa kanya. Kaya maski ano man 'yon, yung mga karanasan na iyon ay talagang kung hindi natin naranasin, hindi tayo magiging kung sino tayo ngayon. At ang narinig ko sa iyo ay doon sa karanasan mo sa iyong ama ay naranasan mo rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba? Actually, Father, naranasan ko rin na kung sikat ang ama mo, sikat ka din. Mm-mm. Lalo na if I'm with my father. Mm-mm. So naranasan ko ang buhay na mababa, naranasan ko rin ang buhay ng heydays. Because, mm-mm, of course, pag namamasyal kami noon, daddy ko hindi makakalakad ng diretso kasi ang daming nagpapa-autograph, ang daming nagpapa-picture. Mm-mm. So sometimes kasama kami ng ano. But one thing I'm so grateful about my father is kahit anak niya ako sa una, mm-mm, he stand by on me. Talagang ni-recognize niya ako bilang anak niya, mm-mm, no? Mm-mm. And that really is really something to me na pinapahalagahan ko. Mm-mm. Nung sa wake ng tatay ko, mm-mm, ang sabi ko dun sa final eulogy, my dad didn't give me so much material things eh. Mm-mm. Pero yung i-recognize niya ako na anak, no? Parang ng Diyos, di ba? Mm-hmm. Sinasabi ng Diyos, anak kita eh. Mm-hmm. Parang, you're somebody special, no? You're not just anybody. Hindi ka pamangkin, mm-hmm, hindi ka kaibigan, hindi ka close relative, kundi anak. Mm-hmm. So, pinapahalagahan ko po yung grasya na yon ng pagkaloob ng ama sa aking ama. Mm-hmm. Kasi, sa haba ng panahon na ako'y nagdarasal, mm-hmm, so bilang pasasalamat ko sa kanya, sabi ko, alay ko yung buhay ko talaga. Because the life that I had before my dad, mm-hmm, was a preparatory, mm-hmm, for me to take care of the people talaga. Oh. Oo. Sabi mo nga kanina, Father, na bahagi yun kung, mm-hmm, paano ka gagamitin ng Diyos. Mm-hmm. Kung babalikan ko yung buhay ko, hindi nagkamali ang Diyos. Mm-hmm. Bahagi talaga sa, it's a part and parcel of His plan of my life para magamit niya ako sa kanyang kaluwalhatian. Mm-hmm. Kasi kung ako'y naging regular na anak lang ni Amado Pineda, of course, just like my sister, hi Christine, my only sister with my dad, mm-hmm, ika nga ay lumaki ng may gintong, mm-hmm, ano, kutsara sa bibig, no? May kasabihan tayong ganun. Mm-hmm. Maaring hindi magamit ng Diyos, katulad ng paggamit niya sa akin ngayon, mm-hmm, mightily and boldly, no? Mm-hmm. Because naranasan, katulad kay brother kanina na nag-share siya, mm-hmm, naranasan ko ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Mm-hmm. Pag oras na naranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, talagang, mm-hmm, lalabas ka, mm-hmm, at ibabahagi mo kung gaano kabuti ang Diyos. Okay. At isa sa mga napakagandang bahagi noon ay yung, mm-hmm, tinugon niya yung panalangin ko na magkita kami ng ama ko. Mm-hmm. Hindi lang niya ako basta binigyan ng ama, binigyan niya ako ng sikat na ama. Mm-hmm. Hindi lang niya ako binigyan ng sikat na ama, binigyan niya ako ng pamilya. The family of my dad becomes my family. Ngayon, wala na yung daddy ko, wala na yung stepmom ko, but I have my sister. Meron siya mga anak na tinuring kong, kasi talagang nung time na ako'y, hindi kasi ako nakatira sa tatay ko noon, sa lola ko. So habang nag-aaral ako, kasi yung daddy ko na po yung nagpa-aral sa akin ng college ako, pag bakasyon, kailangan kong pumunta sa bahay ng tatay ko to bond with them, particularly with my sister. So talagang inayos ng Diyos eh. So parang wala akong mapagsidlan ng kaligayahan. Plus binigyan ako ni Lord ng magandang career, no? So bilang sukli ng buhay na binigay sa akin ng Panginoon na dati I was nothing eh.
And then here I am, no? Mm-hmm. Binigyan niya ako ng karangalan, Father. Karangalan. Why not karangalan? Anak ako ng isang prominenteng tao, di ba? So, bilang pasasalamat at pagbabalik, puri sa kanya. Sa, of course, marami din akong mga sinalihang organization, Father, para parang maging ako ito. At nung hindi ko kailangan pananatilihin sa akin yung wonder, yung joy, kailangan kong ibahagi. Oh. Araw-araw, Father, talagang. Minsan nga, pagka yung mga kliyente ko, hindi maiiwasan, nagbabahagi ako ng aking pananampalataya. Baka gusto mo rin i-describe, saan ka ba nagtatrabaho? Tapos sabi mo, okay, mga kliyente ka. Oo, oo. Nasa isang isang financial kumpanya. Services ko ako. I am a financial advisor. And tignan mo, tungkol pa sa finances, tungkol pa sa kapirahan. Father, meron akong isi-share lang ng konti. Nahihirapan po akong i-balance yung finances pagkaroon ng maraming pera. Kasi na-raise ako in a religious way eh. So, yung reconciliation of parang masama ang maraming pera. Parang I really had difficulty on that kasi parang isa amin sa company, kailangan ka mag-produce kang ganyan. Pag mag-produce, dadami pera mo. So, parang iyon yung karaniwang orientasyon. Masama ata ang maraming pera, yung gano'n. Tapos I was dressing up so simply, you know. Sa company na yun, pwede, kailang power dressing. So, in fact, I went to 10-day retreat, no? Just to be able to really understand. Kasi bago yun, Father, gusto ko rin magmadre. Before, pangarap kong, kasi yung bahay ng auntie ko, yung likod noon, bahay ng mga St. Paul Sisters sa province. So, you know, the influence. And of course, the family is so religious. So, nakikita ko talaga na itong, alam mo ha, galing sa iyong ama na napaka-involved sa mundo, alam yung mga affairs, tapos sa religious na family, galing sa religious na lola, talagang parang hinuhubog ka talaga kung nasaan ka ngayon. Tapos ngayon, naka-involved ka pa sa financial services. Yun, kadalasan, ang pinakamahirap talaga dyan ay yun nga, paano makikita yung ano ba tunay na papel ng isang kayamanan, di ba? At hindi ka sana maligaw, di ba? Kasi Father, alam mo sa totoo lang, takot akong mahiwalay sa Diyos. Baka ang pera kasi, yun yung magpapahiwalay sa akin, sa Panginoon. Doon ako takot, no? Because pinapahalagahan ko talaga ng to the highest level yung relasyon ko sa Panginoon. Kasi doon ako masaya. Doon ako masaya. At yun ang nagdudulot sa akin ng katuwaan talaga sa buhay na yung katuwaan na yun gusto kong ibahagi. There was this friend of mine, actually pari na siya, lagi niyang tinatanong, Ana, bakit araw-araw nasa ano ka? Blessed Sacrament? Oo. Kaya ganun. Kasi nga, yung matindi, masidhi yung pagdarasal ko na, Lord, ano bang gagawin ko? Masama ba talaga ang magkaroon ng maraming pera? And then the Lord made me understand. God gave me wisdom na hindi masama. You can have as much money as you want, but you see it for His glory. Gamitin mo sa service. That's why, Father, mayroon akong mga small groups na inaalagaan as parang channel, no, na maibabahagi ko yung salita ng Diyos at maibahagi ko rin yung grasya na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Hindi mo pa na, sabi mo kanina, minamention ka na yung relationship mo sa iyong mga kliyente, yung mga clients, di ba? Meron kang palagay ko ikuwento na palagay ko, involved sa financial services, pero at the same time, siguro, manayo papaabot mo rin ang pag-ibig ng Panginoon. No? Sabi ito yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng ating palatuntunang hashtag blessing. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love.
Sa pagbabalik ng ating palatuntunang hashtag blessings, hindi lang sa kinikwento ni Ana ang kanyang buhay, kinikwento rin niya kung paano ang Martha ay pwedeng maturuan sa mga pamamaraan katulad ni Maria, sapagkat meron siyang ikinikwento tungkol sa passion ng kanyang buhay sa paglilingkod at kawang-gawa. Ana? Bahagi po siguro, pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon, ituturo ka niya sa mahihirap. Ituturo ka niya sa mahihirap kasi mahal ng Diyos ang mahihirap. At thank God dahil naranasan ko yung buhay na mababa. Dahil kung wala yun, wala akong puhunan. Kahit may pera ako, hindi ko naman ito alam paano gamitin sa kapurihan ng Panginoon, baka hungkag din ang buhay ko. Kaya every Sunday, meron akong mga bata na inaalagaan from Floodway. Alam to ng ibang mga kaporokyano ko. Tinuturuan ko sila ng relasyon kay Jesus. Kung papaano ang isang tao pinagpapala kapag siya ay masunurin. Kung papaano ang pag-ibig ng Diyos ay buhay. At pwede mo talaga siyang isama sa pang-araw-araw mo na buhay. Kung papaano maging masaya ang buhay kapag kapiling si Jesus. Mm. Yun yung passion ko eh. Mm-hmm. In fact, meron din po akong grupo father ng mga sakristan. Mm. Every month naman yun, no? Mm. Buntot kasi sila ng buntot sa akin noon. Magmula sa preks yun, kasi I'm also active in our preks, no? Hanggang sa ginawa kong monthly din naman. I also have another group, yung sa alumni naman, yung sa kababaihan. Mm-hmm. We meet naman every quarter, no? Ganun yung sidhi ng gusto kong ibahagi si Jesus. Mm-hmm. Mabuti si Jesus. Mm-hmm. Mapagmahal si Jesus. Mm-hmm. Pag-ibig. Kung alam niyo lang kung gaano kabait at kabuti talaga ang Diyos, iiwasan mm-hmm. yung magkasala. Okay. Kasi ayaw mong mawalay sa ano, sa piling niya eh. Mm-hmm. Napakasarap sa kanyang presensya, na mamuhay sa kanyang presensya. Balikan ko lang yung sinabi ko, Father, kanina. Yung mga kliyente ko, kung minsan, ang sabi nila, nag-born again ka na pala. Kasi daw ay nga ako mananalita. Sabi ko, bu-born again na ako. Sabi kong ganun. Kasi ang pagiging born again, hindi naman siya denomination lang. Denomination na lumipat, oo. Ang pagiging born again, yung namuhay ka ng hindi mo na isinasabuhay yung mga dati mong buhay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Mm-hmm. Na bago na yung buhay mo. Mm-hmm. Hindi naman din ako perpekto. May mga kahinaan din ako. Mm-hmm. May mga alam din ng ibang tao tungkol sa akin. Kaya lang ang mahalaga, hindi na yun ang buhay ko. Mm-hmm. Binago na ako ng Panginoon. At kung ako ay masaya, ibabahagi at ibabahagi ko yung saya na yun. Okay. Thank you, no, Sister Anne, no? Ito lang po yung oras na ibigay sa atin. Pero ako'y nagpapasalamat sa pagbabahagi mo na iyong sarili, lalo na sa iyong pagtatrabaho, pero at the same time, talagang mas una, no, ang Panginoon. Salamat, Father, sa pagkakataon. Okay, salamat po. So, ako po muli si Father Lito Hobson para sa ating palatuntunang hashtag blessings. Yes. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love.